Guys, kaninong panty yung daladala ng aso? Tanungan ng isang lalaki. Ang lahat ng naroon ay nagsipagtinginan sa kinaroroonan nga ng cute na aso. Sabay-sabay silang tumawa habang pinagmamasta nila ang panty na nilaro-laro nga ng aso. Nagkapunit-punit na nga rin ito dahil nga sa matatalim na mga ngipin ng aso. Wala na, under attack na ang panty, sambit pa nga ng isang lalaki. At muli silang nagtawanan. Kanino ba yun? Tanong nga ng isa sa kanila. Aba malay ko, hindi naman sa akin yun eh, sagot ng isang babae. Tatawa-tawa nga ang lahat maliban na nga lamang sa isang babaeng nakainuma ni Gerald. Pasimpleng sinusulya pa ni Gerald ang mukha ng babae. Alam niya kasing siya ang nagmamay-ari ng panty na yon. Pero ano nga kaya ang nangyari kung may nabuo pala sa isang maling gabing pagsasama ng dalawa? Sabi nga nila, ang isang pagkakamali dapat itinatama at hindi sinusundan ng isa pang pagkakamali. Kaya ano ang pinaka malaking pagkakamali niyong nagawa? I-comment lamang po. Simulan natin ang kwento ng buhay ni Gerald. Ayoko na, Gerald. Pagod na ako sa relasyon natin. Pagod na akong intindihin ka ng paulit-ulit. Pagod na akong humingi ng oras at atensyon mo. Mas mabuti pa, maghiwalay na lang tayo. Parang tinutusok nga ang puso ni Gerald sa mga salitang binitawan nga ng girlfriend niyang si Trixie. Nasa park nga sila nung mga sandaling yun, nakipagkita nga sa kanyang nobya para wakasan ang relasyong kanilang sinimulan. Trixie, huwag mo naman akong iwan. Please, pag-usapan na lang natin to. Nagsusumamo nga ang kanyang boses habang pilit nga niyang hinahawakan ang kamay ng dalaga. Ngunit iwinaksi naman ito ni Trixie. Tila ba ayaw na nga nitong magpahawak pa kay Gerald. Pagod na ako. Hindi mo ba naiintindihan? Ayoko na nga sa'yo. Hindi pa ba sapat na dahilan to? Huwag mo na akong habulin pa, Gerald. Hinding-hindi na tayo babalik pa sa dati. Malakas na sigaw nga ni Trixie sa binata. Nagsimula ng mangilid ang mga luha ni Gerald. Mga luhang sumisimbolo ng labis na pagkahumaling niya sa dalaga. Trixie, patawarin mo ko. Nawalan lang naman ako ng oras sa iyo dahil lunod na ako sa problema. Unti-unti na kasing nalulugi ang aming kumpanya. Kaya ginagawa akong lahat ng makakaya ko para ibangon to. Ako ang sinisisi ni Daddy sa nangyari sa aming kumpanya. Kaya halos mabaliw na ako sa kaisip nitong nakaraang araw. Promise, kapag naging maayos ang lahat, babawi ako sa iyo. Huwag kang aalis. Kailangan kita ngayon, Trixie. Mas lalo akong mababaliw kapag iiwan mo ko sa ere. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Tapos na tayo, Gerald. Bahala ka na sa buhay mo. Magsama kayo ng company ninyo. Pagkatapos pakawalan ni Trixie ang mga katagang yun, tumalikod na nga siya at tumakbang palayo. Ang daya-daya niya. Iniwan niya ako ngayon, kailangan ko siya. Wala naman akong iba. Pero bakit ganun? Bakit hindi niya ako naiintindihan? Nalunod lang talaga ako sa problema. Ginagawa ko naman yung best ko. Wala nang ang nagawa pa si Gerald, kundi ang pagmasdan na nga lamang si Trixie ni ex niya na naglalakad palayo sa kanya. Hindi na nga niya ito hinabol pa sapagkat batid niyang hindi na nga magbabago pa ang desisyon nito. Naisip niya rin kung talagang mahal siya ni Trixie, hindi niya ito iiwan sa ere. Mugto ang mga matang pinagtas nga ni Gerald ang daan patungo sa kinaroroonan nga ng kanyang kotse. Nang makarating nga siya sa tapat nga nito, agad nga siyang pumasok nga sa loob at isinubsob ang kanyang ulo sa manibela. After few minutes, pinaharurot na nga ni Gerald ang kanyang kotse pauwi sa kanilang mansyon. Pinahid niya nga muna ang kanyang mga luha upang hindi mahalatang umiiyak siya. Ayaw niyang ipakita sa kanyang mga magulang na umiiyak nga siya dahil lamang sa isang babae sapagkat batid niyang pagsasabihan lamang siya na duwag at mahina. Naglakad na nga lamang siya patungo sa loob at tumakto na para bang walang nangyari. Gerald, kamusta ang lagay ng ating kumpanya? Gumagawa ka na ba ng mga solusyon?
Napatigil nga siya sa paglalakad na marinig nga niyang boses ni Don Sebastian. Ang kanyang ama na halos araw-araw siyang sinisisi dahil nga sa pagkabagsak ng kanilang kumpanya. Nag-iisip pa po ako ng mga posibleng solusyon, Dad. Pero huwag ka pong mag-alala. I will make sure na magiging maayos ang lahat. Sagot nga niya sa kanyang ama. Mula sa pagkakaupo, tumayo nga si Don Sebastian at humakbang palapit sa kanyang anak. Kahit kailan, ang hina mo talaga, Gerald. Puro palpak lahat ng ginagawa mo. Nang dahil sa'yo, nalugi ang company natin. Hindi ka kasi nag-iisip ng maigi. Padalos-dalos ka sa mga desisyon mo. Malakas na sermon nga ni Don Sebastian. Humugot na nga lamang ng malalim na hininga ang binata. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya sa kanyang ama. Tila ba naging blanco ang kanyang utak? Nagkahalo-halo na nga ang kanyang mga problema. Pakaramdam niya, wala nga siyang silbi. I'm sorry, Dad. Kasalanan ko ang lahat. Tipid na sagot nga niya at naglakad na nga patungo sa loob ng kanyang kwarto. Hindi maguhit ang mukha ni Don Sebastian habang sinusundan niya ng tingin ang bawat yapak ng binata. Dismayado nga siya sa lahat ng mga nangyayari sa kanilang kumpanya. Nang makarating nga si Gerald sa loob ng kanyang kwarto, agad nga niyang kinuha ang isang bote ng alak sa ibabaw ng mesa. Tinungga niya ito ng tinungga. Sa tuwing nagkakaproblema nga siya, umiinom nga siya ng alak upang pansamantalang kalimutan ang mga gumugulo sa kanyang isip. Nalulungkot siya dahil ni minsan hindi niya naramdaman ang pagdamay nga ni Trixie tuwing problemada siya. Ngunit kahit nakipagyawalay nga ito sa kanya, umaasa pa rin siya. Habang nilulunod nga ni Gerald ang kanyang sarili sa alak, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Dave ang tumatawag isa sa mga kaibigan niya. O Dave, ba't napatawag ka? Tanong nga ni Gerald. Magtatanong lang sana ako kung kayo pa ba ni Trixie. Sagot nga ni Dave. Wala na kami. Hiniwalayan niya ako kanina. Ba't mo natanong? So hiwalay na pala kayo. Naku, kaya pala may nakita ako kanina eh. May kasama siyang ibang lalaki. Nagahawakan pa nga sila ng kamay habang naglalakad eh. Wika nga ni Dave. Nabigla si Gerald sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na ganun kabilis. Parang sinuntok tuloy siya ng napakalakas sa sobrang sakit. Nawalan siya ng signal. Kailangan ko malaman kung sinong kasamang lalaki ni Trixie. Sambit niya at mabilis nga niyang pinihit ang daan palabas nga ng kanyang kwarto. Nagmamadali na nga lamang siyang tumungo sa kinaroroonan nga ng kanyang kotse. Nang makapasok nga, ay kagad nga siyang nagmaneho patungo sa bahay ng kaibigan niyang si Dave. Ibig niyang makakuha ng iba pang impormasyon patungkol kay Trixie. Pagkalipas nga ng 10 minuto, nakarating na nga rin doon sa bahay ni David. Kagad nga siyang bumusina at pinabuksan naman ni Aling Carmina, ang ina ni Dave. Magandang araw po, Tita Carmina. Nandyan po ba si Dave? Tanong nga ni Gerald. Ay, mabuti naman at tumalaw ka rito, iho. Matagal-tagal ding hindi ka nakapasyal dito ah. Wika nga ni Aling Carmina habang nakangiti. Naku, pasensya na po, nabisi lang sa trabaho. O pasok ka na, nandun si Dave. Pumasok nga si Gerald. Dave, nandito ang kaibigan mo. Ang bilis mo naman, parang kausap lang kita sa cellphone kanina. Nawalan kasi ng signal. Pag-i-explain naman ni Gerald. Naku, gusto mo lang sigurong makibalita tungkol kay Trixie, no? Oo, nakipaghiwalay kasi sa akin kanina eh. Wala raw akong oras sa kanya. Eh may inaayos lang naman ako sa company. Mahigit 10 taon na magkaibigan nga si Dave at Gerald. Kaya saksi si Dave. Kina Gerald at Trixie. Kahihiwalay niyo lang naman pala eh. Pero parang napakabilis ka atang palitan. Napatulala na nga lamang si Gerald. Sino ba yung lalaking kasama niya? Umiling lang si Dave. Hindi ko kilala. Pero nakita kong naghahawak sila ng kamay eh. Ipinakita nga ni Dave ang picture ni na Trixie at ng lalaki, kaya confirmed nga. Walang iya. Ginamit niya lang palang dahilan ang kawalan ko ng oras para may rason siya na kumawala sa akin. Kumukulo nga ang kanyang dugo sa ginawa nga ng ex-girlfriend nga niya.
Ikinuyom nga niya ang kanyang mga kamao at kapag kungan ay tumingin nga sa kanyang kaibigan. Dave, may mali ba sa akin? Kalma ka lang pre, huwag kang magpakabaliw dahil lang sa babaeng manloloko. Hindi siya kawalan kung ganun. Huwag mo masyadong dimdibin ang problema mo. Enjoy mo na lang ang buhay mo. Teka, gusto mo bang sumama sa amin mamayang gabi? May mga reunion kasi kami ng mga kaklase ko. Sa beach kami magkikita-kita. Magna-night swimming, sumama ka na. Para kahit naman papaano, saglit, makalimutan mo rin ang problema. Huwi ka nga ni Dave. Naging interesado nga si Gerald sa alok nga ni Dave. Naisip niya rin ang magandang paraan ngayon para pansamantala nga siyang makatakas sa realidad ng buhay. Nang sumapit nga ang gabi, umalis na nga si na Dave at Gerald, tumungo nga sila. Ni Dave, mayroon kasi silang kani-kanilang trabaho kaya naman matagal na panahon din sila bago nagkita-kita. Huwag kang mahiya rito, Gerald. Mababait naman itong mga kaklase ko eh. Sambit pa nga ni Dave. O, nandito na pala si Dave. Sambit nga ng isang lalaki nang bumungad nga sila Dave at Gerald. Mukhang nag-glow up ata kayong lahat ha. Namiss ko kayo. Si Gerald nga pala kaibigan ko. Pakilala nga ni Dave kay Gerald sa mga kaibigan. Sa sobrang sakit ng puso ni Gerald, hindi niya napigilan na lunurin ang sarili sa alak. Gusto niyang makalimot sa lahat ng mga problemang pinagdaanan niya. Kaya naman sinumantala na nga lamang niyang sandaling yun. Nang pumatak nga ng alas 12 ng gabi, natulog na nga ang ibang mga kaklase ni Dave. Tumungo na nga ang mga to sa tent, samantalang ang iba naman patuloy pa rin tumatagay ng alak. Lasing na lasing na nga si Gerald, ngunit wala nga siyang balak matulog. Kasama nila sa inuman ng isang babae na sa tingin niya ay problemado. Nang lumipas nga ang ilang minuto, nakatulog na nga ang lahat maliban ang alamang kina Gerald at ang babaeng kasama nga niya sa paglalasing. Hindi niya kilala kung sinong babaeng yun, pero parang nakikita niya si Trixie dito. Nasanay na rin siya kasing kasama ang ex, kaya siguro ganun siya. At nang nagpaalam na nga sina Gerald at ang babae sa isa't isa, pumasok nga na nauna ang babae sa kanyang tent. Mag-isa lamang nito sa kanyang tent, ganun din naman si Gerald. Magkatabing magkatabi nga ang kanilang tent. Kaya naman, nang dahil sa kalasingan, mali nga ang tent na napasukan nga ni Gerald. At dahil nga sa init na nga rin ng kanilang katawan, nang makita nga ni Gerald ang babae, hinalikan nga niya ito bigla. Dahil nga sa init na hatid nga ng kanyang halik, nadala na nga lamang din ang babae. Tumugon ito sa halik ni Gerald hanggang sa niyakap nga nila ang isa't isa at humiga sa buhangin habang pinagsasaluhan nga nila ang init. Hatid nga ng kanilang katawan, walang humpay na sinasambit ng binatang pangalan. Nung gabing yun, may nangyari nga sa kanila ng babaeng kainuman niya, ng babaeng pinagkamalan niyang ex, at labis nga ang kalasingan nito. Nang sumapit ang umaga, nagising nga si Gerald na walang kahit na anumang saplot sa kanyang katawan. Nagulat na nga lamang siya sa kanyang sarili. Namilog ang kanyang mga mata nang makita nga niyang babaeng katabi. Napakahimbing nga ng tulog nito at parabang pagod na pagod. Kagaya nga ni Gerald, ay hubot-hubad nga rin ang katawan ng babae. Teka, anong nangyari? Bakit pareho kaming walang saplot? May nangyari ba sa amin kagabi? Tanong nga ni Gerald. Inamoy na nga niya ang kanyang sarili. Nako, may alak pa pala ako. Sambit na nga lamang niya. Naalala nga niya kung paano dumampi ang labi niya sa labi nga ng babaeng kainuman nga niya. Nais niyang suntukin at batukan at sabunutan nga ang kanyang sarili dahil sa pagkakamaling nagawa. Bakit ko nagawa yun? Sad pa nga nito. Iginala nga niya ang paningin na pagtanto niyang nasa ibang tent pala siya kasama nga ang babae. Mabuti na lamang at wala ngang ibang tao roon dahil busy nga rin sila. Tinignan nga niya ang kanyang relong pambisig. Alas 4 pa lang pala ng umaga. Ang kanilang mga kasamahan na iba ay mahimbing na natutulog at ang iba naman ay busy nga sa pag-explore sa dagat. Sinamantala niya ang pagkakataong yun upang hindi malaman ng iba ang ginawa nila.
Kailangan kong ayusin ang sarili ko. Bago pa sila magising, hindi pwedeng malaman nila ang nangyari sa amin ng babaeng to. Isang malaking pagkakamali to, sambit nga ni Gerald. Dali-dali nga niyang isinuot ang kanyang damit. At saka, umalis na nga sa kinaroroonan nga niya. Hoy babae, gising! Ilang saglit nga, saad nga niya sa babae at ginising nga ito. Ang tagal naman itong magising, tulog mantika pa. Hindi niya ba alam na wala siyang saplot? Ano ba ang aga-aga inistorbo mo ang tulog ko? Sigaw nga ng babae dahil naudlot nga ang mahimbing na pagkakatulog nga nito. Hoy, wag ka nang umarte dyan. Tignan mo katawan mo, hubad-hubad ka. Sagot nga ni Gerald. Naku, teka, wala akong saplot? Nagulat nga na sambit nga ng dalaga. Nagukulay man sanas na nga ang mukha nito sa sobrang hiya. Maya-maya pa biglang nanariwa sa isip nito ang nangyari sa kanila ni Gerald. Ikaw palang lalaking kahalikan ko kagabi. Sorry, lasing lang ako. Hindi ko sinasadyang isuko sa iyong bataan ko. Nahihiyang sambit nga ng babae habang nakatingin kay Gerald. Pareho nating hindi sinadyang nangyari. Nakalimot lang tayo sa ating mga sarili. Patawarin mo ko. Huwi ka naman ni Gerald. Swerte naman ang ahas mo. Siya ang unang nakapasok sa kuweba ko. Pero paano na to? Paano kapag nagbunga yung isang gabing pagkakamali natin? Tanong nga ng dalaga. Baka sa tono ng kanyang boses ang labis na kaba. Huwag mong unang problemahan yan. Magsuot ka na muna ng damit. Bilisan mo habang tulog pa sila. Utos nga ni Gerald sa dalaga. Kaagad naman itong tumalima ng mabilis, dinampot ang itim nga nitong brasa ka isinuot. Nakatingin lamang si Gerald sa ginagawa nito. Teka, asan nga pala yung panty ko? Wika nga ng babae habang hinahanap nga nito ang kanyang panty. Napangisi si Gerald nang wala sa oras. Hoy, huwag kang ingising-isi dyan ha. Tulungan mo kong hanapin yung panty ko. Sambit nga ng dalaga kay Gerald. San mo ba kasi nilagay? Imposible namang mawawala. E tayo lang naman ang dalawang nandito eh. Sagot naman ni Gerald. Ako pa talagang tatanungin mo kung saan mo inilagay? Eh ikaw lang naman yung naghubad sa akin kagabi, diba? Sagot naman ng dalaga. Tawang-tawa na nga lamang si Gerald, ngunit pinipigilan lamang nito. Ano ba? Hanapin mo na kasi yung panty ko! Sigaw nga ng dalaga. Napapagod na kasi ito sa kahanap nga ng kanyang perlas. O na ito na, tutulungan na kita. Wika na nga lamang ni Gerald at pasimpleng hinanap nga ang panty. Pero wala naman talaga. Wala naman dito ah. Eh baka wala ka naman talagang suot na panty kagabi. Napakunot noo nga ang babae at hinampas nga nito ang hawak-hawak na shorts sa lalaki. Hoy, for your information, may panty ako kagabi ah. Hinubad mo pa nga eh. Tapos ngayon sasabihin mo wala akong panty? Aba, umayos ka kung ayaw mong mahambalos kita dyan eh. Sagot nga ng dalaga. Napipiko na nga talaga siya kay Gerald dahil inaasar pa talaga siya nito. Sa kalikitnaan nga ng kanilang pagbabangayan, bigla silang nakarinig ng ingay. Ang ingay na yun ay nagmula sa ibang tent. Mabuti na nga lamang medyo malayo nga sa kanila. Naku, gising na ang mga tao. Magbihis ka na kung ayaw mong makita kanilang nakaubad. Wika nga ni Gerald. Oo nga, gising na pala sila. Pero teka, hindi ko nga makita yung panty ko eh. Kinakabahang sambit nga ng dalaga. Huwag mo na nga kasing hanapin yun. Magsuot ka na lang ng shorts kesa naman makita yung perlas mo. Saka huwag kang mag-alala, tayong dalawa lang naman nakakaalam eh. Na wala kang panty. Secret lang natin to. Aliw na aliw nga. Nasaad pa nga ni Gerald. Ewan ko sa'yo. Inis ka. Ikaw lang naman siguro yung nagtago nun eh. Mataray na sagot pa nga ng dalaga. Gusto nga niya pa sanang hanapin ang kanyang panty pero hindi na nga pwede dahil baka mabuko nga sila. Pagkatapos magbihis ay lumabas na nga sila isa-isa at pumunta sa kinaroroonan nga ng mga kasamahan nila. Nakasunod naman sa kanya si Gerald habang binabagtas ng binata ang buhangin. Hindi niya maiwasang mapatawa sa tuwing naiisip niya na walang panty ang dalaga at ang itsura nga nito kanina habang hinahanap nga
ang mahiwagang panty niya. "Good morning everyone! Magtimpla na kayo ng kape!" Wika nga ng isang babae sa lahat ng naroon. Ang iba uminit nga ng tubig. Mayroong sumasaing, mayroong nagpapaganda, at mayroon din namang nagsa-cellphone. "O Gerald, kamusta? Mukhang naparami ka ng tagay kagabi ah." Wika nga ni Dave nang makita nga nito si Gerald sa tent kasi natulog nga si Dave. Samantalang si Gerald naman ay sa ibang tent pala natulog dahil mali nga ang kanyang napasukan. Kaya yun, uminit nga ang kanyang katawan. "Ha, oo nga eh. Medyo naparami ang inom ko kagabi," sagot ang alamin ni Gerald. Umupo na nga sila sa kanagabi. Ipinares nga nila ito sa tinapay. Habang nagkakape sila, sa tabing dagat isang aso ang kanilang nasilayan. Naglalakad nga ito sa tabing dagat at kagat-kagat ang pulang panty. "Guys, kaninong panty yung dala-dala ng aso?" Tanong nga ng isang lalaki. Ang lahat ng naroon ay nagsipag tinginan sa kinaroroonan nga ng aso. Sabay-sabay nga silang tumawa habang pinagmamasta nila ang panty na nilalaro-laro ng aso. Nagkapunit-punit pa nga ito dahil nga sa matatalim na mga ngipin ng aso. "Hula na, under attack na yung panty," sambit nga ng isang lalaki at muli silang nagtawanan. "Teka, kanino ba yun?" tanong pa nga ng isa. "Aba malay ko, hindi naman sa akin yun eh," sagot ng isang babae. Tawang-tawa ang lahat, maliban na nga lamang sa isang babaeng naka-inuman nga ni Gerald. Pasimpleng sinusalipan nga ni Gerald ang mukha ng babae. Alam kasi niyang siyang nagmamay-ari nga ng panty na yun. "Nako, nagkukulay man sana sa yung mukha niya oh. Hiyang-hiya na siguro siya," bulong nga ni Gerald sa sarili at saka ngumisi. Maya-maya pa, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngumiti si Gerald samantalang ang babae naman kagad nga umiwas. Baka sa mukha nito ang kahihiyan. Ngunit silang dalawa lamang ni Gerald ang nakakaalam kung kaninong panty ang dala-dala ng aso. Nang lumipas nga ang tanghali, nagsipag-uwian na nga sila. Ni hindi man lamang nalaman ni Gerald kung ano ang pangalan nga ng babaeng inangkin niya. Ayaw niya naman kasing magtanong kay Dave dahil baka isipin nga nitong interesado nga siya sa babae. Nang dumaan ang isang buwan, tumungo nga si Dave sa mansyon ni na Gerald. Nagulat nga ang babae sa biglang pagdalaw ng kanyang kaibigan. Nasanay kasi siyang tumatawag nga ito sa kanya bago dadalaw. "Gerald, nasa labas si Jane. Hinahanap ka niya. May importante raw siyang sasabihin sa'yo." Wika nga ni Dave. Kagad namang kumunot ang noon ni Gerald. "Ha? Jane? Sinong Jane? Wala naman akong kilalang Jane ah." Sambit nga niya. "Isa siya sa mga classmate ko dati nung college. Sige na, puntahan mo na siya sa labas." Wika nga ni Dave. Habang naglalakad nga sila palabas, napatanong nga si Gerald sa kanyang sarili kung sino nga ba talaga si Jane. Maya-maya pa nakarating na nga rin sila sa labas. Isang babaeng nakatalikod nga bumungad nga sa kanya. Abala nga ito sa katitingin nga sa mga magagandang bulaklak. Hindi man lamang nito napansin ang paglapit ni na Dave at Gerald. "O Jane, nandito na si Gerald." Wika nga ni Dave. Doon lamang sila napansin ng dalaga. "Ikaw?" sambit nga ni Gerald. "Oo, ako nga," sagot ng babae saka napangisi na nga lamang. "Anong ginagawa mo dito?" tanong nga ni Gerald. Humugot naman ang malalim na hininga ang dalaga bago muling nagsalita. "Nandito ako para ipalam sa'yo. Nabuntis ako at ikaw ang ama," sagot nga ni Jane. Siya ang babaeng nakainuman nga ni Gerald sa tabing dagat at may nangyari nga sa kanila. Napasapo na nga lamang si Gerald sa kanyang ulo pagkatapos niyang marinig ang sinabi nga nito. "Ngayong buntis ka, anong gusto mong mangyari?" tanong nga ni Gerald. Gulong-gulo pa rin ang kanyang isipan. Nakikinig lamang sa kanilang usapan si Dave. "Ano pa ba? Alam nga namang ipalaglag ko yung bata na nasa sinapupunan ko, diba? Gusto kong panindigan mo ako, Gerald," sambit nga ni Jane. Mas lalong nahirapan nga si Gerald. "Nako, ano ba naman tong pinasok ko? Nakapangsisisi talaga,"
sambit naman ang binata. O ano na, paninindigan mo ba o kakasuhan kita? Tanong nga ng dalaga sa kanya. Ayaw nga nito na hindi siya panindigan ng babae dahil mas magsasuffer nga ang kanyang magiging anak pag nagkataon. Alam niyang pagkakamali nga ang nangyari sa kanila ni Gerald, pero itinuturing naman niya na blessing ang batang nasa sinapupunan niya. Jane, alam mo namang aksidente lang yung nangyari sa atin, di ba? Oo nga, lasing nga tayo nung gabing yun. Pero ginusto mo rin naman eh. Pareho naman tayong lumigaya nung gabing yun. Kaya wag mo na kaming takbuhan ang magiging anak mo. Siya din ang mahihirapan. Galit na sambit nga ni Jane. Wala naman akong planong takbuhan ka. Sadyang naguguluhan lang talaga ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi naman kasi tayo pwedeng magpakasal kasi hindi naman tayo magkasintahan. Ikaw ba gusto mo maikasal sa lalaking hindi mo mahal? Sagot nga ni Gerald. Hindi ko naman sinabing magpapakasal tayo eh. Hindi naman kasi kita mahal. Kaya huwag ka nang asyumero dyan. Kinagawa ko lang talaga to para sa magiging anak natin. Ayoko naman lumaki siya na walang kinikilalang ama. Parang ako. Sad nga ni Jane. Sa narinig tila may humaplos naman sa puso ni Gerald. Halos hindi nga sila magkaintindihan dahil sa kanilang bangayan na ngayon. Pareho silang nagbabangayan ng dahil sa nangyari. Kung hindi ka lang nagpadala sa init, hindi sana nangyari to. Dagdag pa nga ni Jane. Hindi nga niya alam na iba talaga ang napasukan na tent ng lalaki. Bakit? Hindi ka rin ba nagpadala sa init ng iyong katawan? Gumanti ka nga rin nung hinalikan kita. Sagot na nga lamang ni Gerald. Parang bata nga silang nagsisisihan. Hindi naman mapigilan ni Dave na tumawa habang nakikinig nga sa dalawa. Naku, huwag na kayong magsisihan. Nangyari na eh. Kahit anong gawin nyo, hindi na ninyo may babalik pa ang sandaling yon. Ang mabuti pa, harapin nyo na lang. Total, nagbunga na rin naman ang ginawa nyo. Sad na nga lamang ni Dave. Pag-iisipan ko muna ang magiging desisyon ko. Paniguradong pagagalitan ako ng parents ko kapag nalaman nilang nakabuntis ako. Wika nga ni Gerald. Pagkatapos nga niyang sabihin ang mga salitang yun, tumalikod siya. Para sana pumasok nga sa kanyang kwarto ngunit mabilis siyang hinila ni Jane. Hoy, saan ka pupunta? Tatalikuran mo na lang ba ako? Ganun na lang yun? Bigyan mo muna kasi ako ng oras para makapag-isip, Jane. Magulo pa ang isip ko. Give me time, please. Huwag kang mag-alala, hindi naman kita tatakbuhan eh. Nagkatinginan nga silang dalawa. Bakas ang problema sa kanilang mga mata habang nagtatagpo ang kanilang mga paningin. Maya-maya pa nagpaalam na nga si Gerald. Gusto na nga lamang niya kasing magpahinga. Mas lalo lang siyang nahihirapan tuwing kaharap nga niya si Jane. Humakbang nga siya, papasok nga sa kanilang mansyon samantalang naiwan naman sa labas sina Jane at Dave. Grabe naman yung kaibigan mo, Dave. Mukhang ayaw ngang panagutan yung dinadala ko eh. Huwag kang mag-alala, Jane. Sigurado kong hindi ka tatakasan noon. Kilala ko si Gerald. Nako, subukan lang talaga niya at uulan nga ng bala sa mansyon niya. Natawa na nga lamang si Dave. Nang nakarating nga si Gerald sa loob ng kwarto, isinubsob na nga lamang niya ang mukha sa unan. Nakakainis. Bakit pa kasi nabuntis pa siya? Maling-mali talaga ang nagawa ko. Sambit pa nga niya. Mahigit isang buwan na ang nakalipas simula nang iniwan nga siya ng kanyang ex, tapos ganto naman ang mangyayari. Kung hindi lang ako sumama sa outing nila, Dave, hindi sana nangyari to. Dalawang araw nagmukmok si Gerald sa loob ng kanyang kwarto. Wala nga siyang ganang kumain. Wala rin siyang ganang makipag-usap. Tinadalhan naman siya ng magulang ng pagkain pero nasa kwarto lamang siya. At hindi muna sinasagot ang tawag ni Dave. Habang mag-isa si Gerald sa loob ng kanyang kwarto, bigla siyang tinawagan ng kanyang ina si Doña Isabel. Gerald anak, lumabas ka na dyan. Ano na naman ba ang kalukuhang nagawa mo? Gumuhit nga ang kaba sa dibdib ni Gerald. Ano kayong pinagsasasabi niya? Tanong nga nito sa sarili. Ano pong nangyari? Bakit po kayo sumisigaw? Bumungad nga kay Gerald ang isang mata na nanlilisik. Ayun, sinusugod ka na ng pamilyang binuntis mo. Naku Gerald,
Harapin mo siya, sambit nga ng kanyang ina. Si Jane po ba? Abay, hindi ko kilala. Puntahan mo na lang. Magpakalalaki ka. Sagot nga ni Aling Isabel na napakamot na nga lamang ng kanyang ulo. Pagkarating nga ni Gerald sa labas, kaagad nga siyang sinugod ng nanay ni Jane. Hoy lalaki, ikaw ba ang nakabuntis sa anak ko? Panindigan mo ang anak ko kung ayaw mo sa kulungan ang bagsak mo. Sigaw naman ang itay ni Jane. Pasensya na po kayo. Wala naman po talaga akong balak na takbuhan si Jane. Naguguluhan lang po ako sa ngayon. Pareho po kaming wala sa tamang wisyo noon. Pero huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po siya tatakbuhan, paliwanag ni Gerald. Hindi makapaniwala ang kanyang mommy at daddy sa kanilang narinig. Noon lang nila nalaman na pareho palang lasing sina Jane at Gerald. Oh, ayan naman pala eh. Mabuti naman at paninindigan mo ang anak namin. Naku, wala talagang magandang dulot ang pag-iinom. Wika naman ng mami ni Gerald. Ewan ko nga ba kung bakit ganyan ang bagong henerasyon ngayon. Ang hilig-hilig makipag-inuman. Wika naman ng mami ni Jane. Wala na tayong magagawa dyan, nangyari na eh. Panindigan na lang nila ang resulta. Sad naman ang daddy ni Gerald. Pinagpatuloy nga nila sa loob ng mansyon ang pag-uusap. At kung ano man ang magiging desisyon nila. Nagkaroon pa nga sila ng isang masarap na pananghalian. Sabay silang kumain at naging maayos naman ang kanilang usapan. Buong akala nga ni Jane, matapobre ang pamilya ni Gerald pero nagkamali pala siya. Nire-respeto sila ng pamilya ni Gerald. O Jane, dito ka nalang tumira sa mansyon para naman maalagaan ka namin nila Gerald. Wika pa nga ni Doña Isabel. Wag na po muna. Doon na lang po muna ako sa bahay kasi hindi pa naman po masyadong malaki tong tiyan ko. Nakakahiya naman po eh. Sagot naman ni Jane sa kumiti. Naku, mas okay kapag dito ka sa mansyon, Jane. Para naman hindi ka mahirapan habang lumalaki ang tiyan mo. Gusto kong safe ang magiging apo ko mula umpisa. Wika nga ni Doña Isabel. Wala na nga sanang balak pa si Jane at tumira nga sa mansyon. Ngunit pinilit nga siya ni na Doña Isabel at Don Sebastian. Sige anak, dito ka na lang sa mansyon para naman maalalayan ka ni Gerald, sabi ng ina ni Jane. Dahil doon ay pumayag na nga lamang ang dalaga sa gustuhan nga ng mga ito, samantalang si Gerald naman tahimik lamang na nakikinig. Nang lumipas nga ang ilang minuto, umuwi na nga rin si na Jane at ang mga magulang nga nito. Kukunin pa kasi ni Jane ang kanyang ibang gamit at dadalhin nga sa mansyon ng binata. Alam mo, kinakabahan talaga ako sa iyo anak eh. Akala ko tuloy dedemanda ka ng pamilya ni Jane. Ayaw na ayaw ko pa namang marumihan ang pangalan natin. Sad pa nga ni Doña Isabel. Tsaka ikaw, magpakalalaki ka naman. I'm sorry mom, binigyo ko po kayo ni daddy. Nakabuntis po ko sa hindi tamang panahon. Wika nga ni Gerald saka humugot nga ng malalim na hininga. Tinapik lang naman ni Doña Isabel ang balikat niya. Ayos lang, nangyari na ang nangyari. Saka huwag na dapat tayo magsisihan pa. Ang mahalaga, huwag mong pabayaan ang magiging anak mo kahit bunga lang siya ng aksidente. Tsaka okay na rin yun ang magkaroon naman kami ng apo. Ang tagal ko na kasing hinihintay na bigyan mo kami ng apo. Nakangiting sambit pa nga ni Doña Isabel. Kahit papaano, sumaya si Gerald sapagkat batid niyang tanggap pa rin siya ng kanyang mga magulang. Sa kabila ng mga pagkakamali niya, natutuwa akong mabibigyan ko na kayo ng apo. Pero mami, nalulungkot ako dahil kabe-break lang po namin ni Trixie tapos nangyari na to sa amin ni Jane. Nalungkot naman si Doña Isabel. Anak, okay lang yun. Niloko ka naman ng babaeng yun eh. Kaya dapat wala ka ng pakialam sa kanya. Sambit nga ni Aling Isabel. Sinusubukan nga niyang pasayahin ang kanyang anak kahit sa ganoong paraan lamang. Bilang isang ina, nasasaktan nga siya sa tuwing nakikita nga niyang nahihirapan ang anak. Tsaka, mukhang okay naman si Jane anak. Mukhang mabait at maganda naman. Bagay nga kayong dalawa eh. Balang araw matututunan niyo ring mahalin ng isa't isa. Lalo na't magkakaroon na kayo ng anak. Dagdag pa nga ni Doña Isabel. Tahimik lamang si Gerald. Hindi niya alam kung anong susunod
na mangyayari kapag nagsama na nga sila ni Jane sa iisang bubong. Posible nga ba kayang mahulog ang loob ni Gerald kay Jane gayong kabibreak pa nga lamang nito sa kanyang ex-girlfriend? Makalipas ang ilang araw, tumungo nga si Jane sa mansyon ng binata. Daladala na nga nito ang kanyang mga gamit na kakailanganin nga niya. Tinulungan nga siya ng yaya nila ni Gerald sa pagbubuhat nga ng kanyang madala. "Gerald, samahan mo na si Jane sa kwarto mo," utos pa nga ni Doña Isabel sa kanyang anak. "Teka, dapat bang magkasama kami ni Jane sa isang kwarto?" tanong pa nga ni Gerald. "Aba oo naman anak. Hindi pwedeng magkahiwalay kayo ng kwarto kasi buntis si Jane. Kailangang magkatabi kayong matulog para hindi mapahamak ang baby nyo at para kapag kailangan kanya, andyan ka lang palagi," sagot nga ni Doña Isabel. Napakamot na nga lamang ng ulo si Gerald. Tila ba ayaw nga niyang makatabi si Jane sa isang higaan dahil hindi nga siya sanay. "E di kung ayaw mo kong tumabi sa akin, sa kabilang kwarto na lang ako." Sad naman ni Jane at sinimangutan pa nga ang binata at pinandilatan. "Nako, hindi nga kayo pwedeng maghiwalay ng kwarto. Baka kasi mapano ang anak niyo," sabi naman ni Doña Isabel. Wala na nga silang magawa pa kundi pumayag na nga lamang sa kagustuhan ng kanilang mga magulang. Maya-maya pa naglakad na nga si Jane patungo sa kwarto ni Gerald. Nakasunod nga siya sa mga yapak ng binata. "Wow, grabe! Ang ganda-ganda naman itong mansyon nila," sambit nga ng dalaga habang patuloy nga nilang binabagtas ang daan. Yun ang unang pagkakataon na nakaapak nga siya sa napakagandang mansyon. "Nandito na tayo sa kwarto ko," tipid na sambit naman ni Gerald kay Jane. Pumasok na nga sila sa loob. Mas lalong humanga pa nga ang dalaga sa sobrang lawak ng kwarto ng binata. Maayos at napakalinis nga nito. "Ang laki naman itong kwarto mo. Parang kalahati lang ng lawak ng kwarto ko sa kwarto mo ah," sambit nga ni Jane. "Saka wow, may aircon pala. Alam mo bang pangarap ko dati na magkaroon ng aircon ng kwarto ko?" Dagdag pa nga ng inosenteng si Jane. Kinakausap niya si Gerald pero hindi lamang nagsasalita ang lalaki. "Oh, bakit hindi ka nagsasalita dyan?" Pagtataray pa nga niya sa binata. Sa halip na sumagot ay inismira na nga lamang siya ni Gerald. "Sungit," wika na nga lamang ni Jane. Naiinis nga siya dahil hindi nga siya pinapansin ni Gerald. Ipinagpatuloy na nga lamang niya ang paglibot ng kanyang paningin sa kabuuang kwarto nga nito. Napakunot nga ang kanyang noo nang masilayan nga niya ang malaking litrato ng isang babae na meron ngang nakalagay sa wall at napako nga ang kanyang tingin sa picture na yon. "Sino kayang babaeng yan?" tanong nga niya sa kanyang sarili habang hindi niya pa rin inaalis ang kanyang tingin. Napakaganda ng babaeng nasa picture, makinis ang balat, matahong sangilong, makakapal ang kilay at maganda ang hulma ng labi. "Huy Gerald, sino nga pala tong babaeng to? Siya ba yung girlfriend mo?" Usisa pa nga nang makulit na si Jane. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na magtanong, bunsod ng labis na kuryosidad. Supladong sagot naman ni Gerald. "Wag mo nang pakialaman yan." "Ay wow, so sinasabi mong pakialamera ko?" "Nagtatanong lang naman ako kung kaano-ano may babaeng yan eh." Mataray na sagot nga ni Jane. Naiirita nga siya sa kasupladahan nga ng binata kaya tinarayan na nga lamang niya ito nang wala sa oras. "Why are you asking? Teka, nagsiselos ka ba?" tanong pa nga ng filingero na si Gerald. Dahilan kung bakit tumaas ang kilay ni Jane. "Ano? Ako magsiselos? Aba, never ever." Sagot naman ng dalaga at saka nakapamewang pa nga siya sa harap ng binata. "Sus, nagsiselos ka lang siguro eh kaya ka nagtatanong." Pangasar pa nga nito. "Alam mo, napaka-sumiro mo talagang lalaki ka. Excuse me, hindi kita gusto. Kung hindi lang ako nabuntis, aba never ako makikipagkita sa'yo." Sagot naman ni Jane. "Ako rin, hindi rin kita gusto." Sagot naman ni Gerald saka ngumisi. "Well, hindi ko naman sinabing gustuhin mo ko. Pero seryosong usapan kasi, sino bang babaeng yan?"
Pangungulit nga ni Jane sa binata. Hindi niya alam kung bakit interesado nga siyang malaman ang tungkol sa litrato ng babae. So, gusto mong malaman kung sino yan? Oo, siya ang ex ko. Sambit pa nga ni Gerald. Feel na feel pa niya habang sinasabi yun. Inaasahan niya kasing magseselos si Jane. Pero sa halip na magselos, humagalpak nga ng tawa ang pilyang si Jane. Teka, bakit ka natatawa? Tanong pa nga ng binata. Napapalakpak pa nga si Jane dahil nga sa sobrang lakas ng kanyang tawa. Alam mo Gerald, natatawa talaga ako sa iyo kasi ang grupok mo palang lalaki ka. Akalain mo yun? Proud ka pa talagang sabihin na mahal mo ang ex-girlfriend mong yan. Pero ang tanong, mahal ka pa rin ba niya? Boom! Iyak! Pangasar pa nga ng babae. Napatigil tuloy si Gerald pagkatapos nga niyang marinig ang tanong ni Jane. Grabe naman tong babaeng to. Masyadong namemersonal. Wika pa nga nito. Ewan ko lang sa'yo Gerald ah. Siguro nagpapakasaya sa iba ang ex mo samantalang ikaw umaasa sa wala. Muling pangasar nga ni Jane. Napakamot na nga lamang si Gerald sa kanyang ulo. Nang lumipas nga ang maraming araw, mas lalong naging parang aso't pusa nga ang pagsasama nila Jane at Gerald. Sa loob nga ng mansyon, hindi sila magkasundo. Palagi silang nag-aasaran. Habang tahimik na nanonood nga si Gerald nang palabas nga sa TV. Isang kalokohan ang biglang sumagi sa isipan ni Jane. Gusto nga niyang pagtripan ng binata, natutuwa kasi siya kapag napipikon ito sa kanya. Mukhang ang sarap manira ng mood ngayong araw ah. Bulong pa nga ni Jane habang pasimple nga siyang nakangiti at nakatingin kay Gerald. Kinondisyon na nga lamang niya muna ang kanyang sarili. Kailangan galingan ko ang aktingan ko. Yung tipong mala Judy Ann Santos. Bulong pa nga niya at sa kadahan-dahan nga siyang lumapit sa kinaroroonan nga ng binata. Gerald, gusto kong makita kang sumasayaw ng buduts. Wika nga niya at saka sumimangot pa nga siya sa harap ng binata. Napatingin naman ito sa kanya kasabay nga ng pagkunot ng mga noo. Ano? Pasasayawin mo ako ng buduts? Aba, huwag mo akong idamay sa kalokohan mo, Jane. Magbuduts ka mag-isa. Sagot nga ni Gerald. Parang naglilihi kasi ako eh. Reklamo naman ni Jane. Anong klaseng paglilihi ba yan? Matari na tanong nga ni Gerald. Parang inuutusan ako ng bata na pasayawin ka. Sige na Gerald, sumayo ka na kasi ng buduts. Baka kasi makunan ako kapag hindi natin susundin yung utos ni baby. Kawawa naman siya. Sagot nga ni Jane. Pinipigilan niya ang kanyang sariling matawa. Kahit gustong gusto na nga niyang humagalpak sa tawa. Kitang-kita niyang reaksyon ni Gerald na halos hindi maiguhit. Ano ba naman yan, Jane? Naniniwala ka ba sa mga ganyan? Mukhang pamahiin lang yata yan ng mga nakakatanda. Reklamo pa nga ni Gerald habang pakamot-kamot pa nga ng kanyang ulo. Hoy, aba hindi birong paglilihi, Gerald ah. Hindi dapat ito binabaliwala kasi may posibilidad na mahulog ang bata. Wika pa nga ni Jane. Ang hirap naman kasi ng pinapagawa mo. Bakit sa dinami-rami ng utos, pagsasayaw pa ng buduts pa talaga ang gusto mong ipagawa? Eh yun ang utos ng baby sa akin eh. Huwag ka na nga magreklamo dyan. Sad nga ng babae. Habang nagbabangayan ang dalawa sa sala, biglang sumulpot si Doña Isabel. Napansin nga nito na parang aso't pusa na naman ang dalawa. Hoy, anong pinagkakaguluhan nyo? Bakit ang ikin nyo na naman? Tanong nga ni Doña Isabel. Eh kasi po tong si Gino, gusto daw po niya akong pasayawin ng butots. Sabi ngayon ako nga eh. Kumunot naman ang noon ng Doña sa narinig. Eh Doña Isabel, naglilihi po talaga kasi ako eh. Inutusan nga po ako ni baby na pasayawin siya. Wika pa nga ni Jane. Namilog nga ang mata ng Doña nga sa sinabi nga ni Jane. Eh naku, naglilihi pala tong si Jane eh. Hindi pwedeng suwayin ang utos ng bata dahil baka mainis siya sa'yo. Sige, sumayaw ka na. Sabi pa nga ni Doña. At abot tenga naman ang ngiti ni Jane. Naaamoy niya na kasi ang tagumpay ng kalokohan niya. Mami naman, pati ba naman ikaw?
Sang-ayon na dapat sumayaw ako ng budots? Reklamo nga ng binata habang pakamot-kamot pa nga ito ng kanyang ulo. Utos nga kasi yun ng bata, anak. Sige na, magbutots ka na para hindi nga mawala ang apo ko. Sigaw nga ni Doña Isabel. Ano ba naman yan? Ang daming arte ng mga babae kapag buntis. Ang hirap palang maging tatay. Oo na, heto na, sasayaw na. Sambit nga ni Gerald at pinadyak-padyak pa nga niya ang mga paa. Wait, magpapamusic muna tayo para feel na feel mo ang sayaw. Sabi nga ni Jane. At pinundot nga ang music, kaya napilitan na nga si Gerald na magbudots habang tawang-tawa naman sina Jane at Doña Isabel. Walang kalamalam ang binata na pinagtitripan lamang siya ng dalaga. Pero sige pa rin sa pagsayaw ng budot si Gerald. Wow! Nauto ka na naman ng isang ngayong araw, ah. Nagtagumpay na naman ako sa plano ko. Bulong nga ni Jane sa kanyang sarili habang patuloy na sumasayaw nga si Gerald. Napansin nga niyang magaling pala ang binata sa larangan ng pagsasayaw. Sa paglipas ng ilang buwan, palaki na nga ng palaki ang tiyan ni Jane. At patagal na nga rin ang patagal ang pagsasama nila ni Gerald sa iisang kwarto. Magkatabi silang natutulog, ngunit walang kaswitan na nagaganap. Minsan, meron din naman. Parehong malinaw sa kanila na wala pang romantic relationship sa kanila, pero minsan hindi mo talaga maiwasan na maging komportable sa tao, lalo na kapag palagi mo ngang nakakasama at nakikita. Hindi sila magkasintahan, hindi mag-asawa, pero komportable sa isa't isa. May mga pagkakataon naman na nagkakailangan pa rin, pero okay lang para sa kanila yon. Isang araw habang mahimbing na natutulog nga si Jane, panay nga ang titig ni Gerald sa kanya. Tila ba na estatwa ang binata sapagkat hindi naman niya maibaling sa iba ang paningin niya. Tutok na tutok nga ang paningin niya sa magiging ina ng anak niya. Maya-maya pa, bigla na nga lamang bumukas ang kwarto at niluwa nun si Doña Isabel. Bigla nga siyang nagulat nang makitang titig na titig si Gerald sa babae. Hay nako, nakatingin ka sa kanya, nagagandahan ka sa kanya, no? Sad pa nga ni Doña Isabel at tinutukoy nga si Jane. Maganda naman kasi talaga siya, tsaka kwela pa, magaling makisama, maalalahanin. Oo, palaban siya at taklesa, pero gusto ko ang ugaling yun. Kahit na ganun, may dalisay siyang puso. Tumikim na nga lamang lalaki, saka na nga lamang napansin ni Gerald ang itsura nga ni Doña Isabel, na tila inaasar nga siya. Ah, nandiyan ka pala, mami. Saad na nga lamang nito. Gerald, kanina ko pa napapansin na parang talagang titig na titig ka sa kanya. Nakagandahan ka sa kanya, no? Tanong nga nito muli. So siya na ba ang laman ng puso mo? Hindi po, no? Paano naman mangyayari yun? Tanggi naman ang lalaki. Hay nako. Alam ko yung mga ganyang tingin. Ganyan ang tingin sa akin ng daddy mo dati. Normal lang naman na mahulog ka sa kanya. Kasi deserve niya naman ang pagmamahal. At alam ko na kapag binahal mo siya, mamahalin mo rin siya ng higit pa sa pagmamahal mo kaysa kay Trixie. Sad pa nga ni Doña Isabel. Alam mo, ituon mo na lang ang attention mo kay Jane kaysa magpakibisi ka pa sa company. Ituon mo kina Jane at sa magiging anak nyo. Dahil iba na ngayon na magkakanak ka na. Kalimutan mo na muna yung mga problema sa company dahil kaya naman natin yon. May mga tinray naman tayo para umayos nun. Basta, ang gusto ko magkaroon ka ng masayang pamilya. Pati na rin ang apo ko dapat sumaya. Gusto kong makita namin kayong nagmamahalan. Kaya oras na para maglaylo ka naman sa company. Hindi ko alam, pero si Jane ang gusto kong makasama mo habang buhay. Pagpapatuloy nga ng Doña. Nanatiling tahimik nga lamang si Gerald. Tila ba hindi nga niya alam kung anong sasabihin. Alis na ako, Gerald. Kamustahin mo na lang si Jane para sa akin, ha?
Tulog na tulog pa nga siya eh. Sige na, titigan mo ulit siya. Bahagyang sinuliapan nga ulit ni Gerald si Jane. Mahimbing na mahimbing pa rin natutulog ang dalaga habang medyo nag-i-snore pa nga. Tila napagod nga ito sa pag-exercise. Ang ganda niya pala talaga. Bulungan ni Gerald habang tinititigan ang maamang mukha ni Jane. Sinamantala na nga lamang niya ang pagkakataong yon para tignan ang dalaga. Hindi niya maiwasang mahumaling sa magandang hulma ng labi ni Jane, sa matangos na ilong nito, sa malakristal nga nitong kutis at maging sa mahabang pilik mata ng dalaga. Sa halos 7 buwan nilang pagsasama sa loob ng mansyon, sa kanya lamang napansin ang tunay na kagandahan nga ni Jane. Masyado kasi siyang nakatutok sa kanyang trabaho. Sana palagi kayong okay ni baby. Bulong na nga lamang ni Gerald at dahan-dahan nga siyang lumapit sa dalaga. Hindi nga niya alam kung bakit gustong-gusto niyang halikan ang noon nito. Tama si mommy. Dapat nga, napagtuunan ko ng pansin si baby tsaka si Jane. Bigla nga siyang nahimasmasan dahil nga sa sinabi ni Aling Isabel. Nung mga sandaling yun, gusto nga niyang iparamdam kay Jane na higit pa nga sa pagkakaibigan ang nararamdaman niya para dito, na hindi niya ito pababayaan at pahalagahan na nga niya. Ang ganda mo, sobrang ganda. Muling sampit nga ni Gerald at hinalikan nga niya ang noon ng dalaga. Napansin nga niya mainit ang noon nito. Gamit ang kanyang palad, hinawakan na nga lamang niya ang noon ni Jane. Talagang mainit nga ang noon ng dalaga. Anong ginagawa mo? Bakit mo hinahawakan ang noo ko? Nagulat nga si Gerald nang biglang nagising si Jane. Naabutan nito ang palad ng binata na naroon sa kanyang noo. Chine-check ko lang kung nilalagnat ka ba. Ang init mo kasi. Sagot nga ni Gerald. Kalmado lamang ang tono ng kanyang boses. Ngunit ang totoo, kinabahan talaga siya sa biglang paggising ng dalaga. Naku, naku! Pinagnanasaan mo siguro ako no habang tulog ako. Wika pa nga ng dalaga. Ha? Ikaw? Pagnanasaan ko? Wow, assume pa more. Sagot naman ng binata at pinandilatan nga niya si Jane. Pero seryoso Jane, parang nilalagnat ka talaga. Kailangan mo magpa-check up. Sambit naman ni Gerald. Wow, kailan ka pa naging concerned sa akin? Tanong naman ni Jane. Natural lang na maging concerned ako sa'yo. Kasi kapag masama ang kalusugan mo, syempre maapektuhan din ang baby natin. Kaya huwag ka nang magmatigas pa Jane. Sa ayaw at sa gusto mo, magpapa-check up ka. Wika nga ni Gerald. Kaagad na ipinalam nga ni Gerald kay Doña Isabel na may init ang noo ni Jane. Pakiramdam niya nilalagnat nga talaga ang dalaga. Kaya naman agad nga na kinumusta nga ng Doña ang kalagayan ni Jane. Hinawakan nga nito ang noo ng dalaga at nalaman nga niyang mainit nga ang noo nito, pati na nga rin ang buong katawan. Kinabahan nga ang Doña sa kalagayan nga ni Jane dahil baka mapano pa nga ang batang nasa sinapupunan nito. Kagad nga niyang tinawagan ang pamangkin nga niyang doktor at ipinatingin nga ang pakiramdam ni Jane. Ayon sa doktor, nilalagnat daw ang dalaga at kailangan nga nitong magpahinga. Dahil nga sa pagkalagnat ni Jane, nagkulong nga siya sa kwarto sa loob ng 3 araw. Hindi nawala sa kanyang tabi si Gerald. Inalagaan nga siya ng binata at hinalalayan tuwing pupunta siya sa CR. Jane, pinabilhan nga pala kita ng prutas kay Yaya Sally. Kainin mo muna para naman maging malusog ka. Wika pa nga ni Gerald at ipinatong na nga niya sa tabi ng dalaga ang iba't ibang mga prutas kagaya na nga lamang ng banggang hinog, apple, saging at iba pa. Wala pa akong ganang kumain eh. Sagot na nga lamang ng dalaga. Nalulungkot nga si Gerald sa tuwing nakikita nga niyang hirap na hirap si Jane dahil nga sa lagnat nga nito. Labis nga siyang nag-alala sa kalagayan ng dalaga. Nung mga panahong yun, mas gusto niyang gumaling si Jane kaysa nga bumalik nga ang ex-girlfriend nga niyang si Trixie. Hindi niya lubos may paliwanag ang kanyang nadarama. Merong bahagi nga ng kanyang puso na natatakot na mawala sa kanya si Jane.
Unti-unti na nga ba kayang nahuhulog si Gerald sa dalaga? Jane, kahit na wala kang gana, kumain ka pa rin. Hindi pwedeng walang naman ang tiyan mo. Sandali, pagbabalat kita ng hinog na saging. Sambit nga ni Gerald at kumuha nga siya ng isang saging. Binalatan nga at sinubuan ng dalaga. Nagtataka man, kinuha naman niyo ni Jane, sabay sabing, "Salamat." Kinagat nito ang saging na isinusubo nga sa kanya ni Gerald. "Anong masasabi mo sa lasa?" Tanong nga ng binata habang abala sa pagbunguya ang dalaga. "Masasabi ko na mas masarap ang saging kapag malaki at mahaba." Sagot nga ni Jane, sakang umisi. Napahalakhak tuloy si Gerald dahil nga sa naging sagot nga nito. Patuloy na sinubuan nga ng binata si Jane. Tawang-tawa nga silang dalawa habang kumakain ng saging si Jane. Maya-maya biglang dumating si Doña Isabel. Ngunit hindi nila napansin ang pagpasok nga ng Doña. Kitang-kita nga nito kung paano sinusubuan nga ni Gerald ng prutas si Jane. Kinilig siya sa kanyang nasilayan. Ayan na, mukhang nagkakadevelopan na sila. Naku, nakakakilig naman. Sabit nga ni Doña Isabel, pasikreto pa nga niyang sinilip ang dalawa habang patuloy lamang ito sa kanilang ginagawa. Makalipas ang ilang araw, gumaling na nga rin sa wakas si Jane. Masayang masaya si Gerald dahil hindi na nga nilalagnat pa ang dalaga. Dahil nga sa pag-aalala ng binata, mas naging close silang dalawa ni Jane. Isang araw, nagtungo nga silang dalawa sa mall. Naboboard nga kasi si Jane kapag lagi na nga lamang siyang nasa mansyon. Kaya minsan ginagala na nga lamang ng binata para makaiwas nga ito sa stress. Bawal daw kasing ma-stress ang mga buntis. Habang nasa mall si na Jane at Gerald, napansin ng binata na meron nga isang lalaking pasulyap-sulyap kay Jane. Tila ba na estatwa nga ito sa kagandahan ng dalaga. Dahil doon, hindi nga mapakali si Gerald. Ayaw nga niyang titigan si Jane ng estrangherong lalaki. Hindi niya alam kung bakit ganun ang nararamdaman niya. "Naku, kapag ito hindi talaga tumigil ka titingin, uupakan ko na to." Mahinang sambit nga ni Gerald, kaya tabi nga niya si Jane. Abala nga itong nakatingin sa mga magagandang damit. Hindi napansin ang dalaga na meron ngang isang lalaking panay ang tingin sa kanya. "Aba, parang nakapako talaga ang kanyang mata kay Jane, ha? Ayaw niya talaga huminto." Bulong pa nga ni Gerald habang pasulyap-sulyap siya sa lalaking nakatingin kay Jane. Biglang uminit ang ulo ng binata, kaya naman hindi na nga siya nakapagpigil pa. Ikinuyom na nga lamang nito ang kanyang isang kamo at naglakad na nga siya patungo sa kinatatayuan nga ng lalaking hindi niya kakilala. "Hoy lalaki, anong tinitingin-tingin mo sa girlfriend ko, ha? May gusto ko ba sa kanya? Nagagandahan ka sa kanya?" Sunod-sunod at galit nga na tanong nga ni Gerald sa lalaki. Nagulat naman si Jane dahil nga sa ginawa ng binata. Kaya naman humakba nga siya palapit sa kinaroroonan nga nito. Inalam nga niya kung anong nangyayari at nakita nga niya ang galit na galit na mukha ni Gerald habang nakatingin ito sa lalaki. Kinabahan si Jane dahil nga sa inasta ni Gerald. "Pasensya ka na pre, nagagandahan lang talaga ako sa girlfriend mo." Sagot nga ng lalaki. Dahil doon, sinuntok na nga ito ni Gerald na naging dahilan para magdugo nga ang ilong nito. "Hoy Gerald, ano ba? Tama na yan!" Sigaw naman ni Jane. Hindi niya akalaing ganun pala katindi ang galit ng binata. Nagsitinginan pa nga mga taong naroon. "Isang tingin pa sa girlfriend ko, ah. Hindi lang suntok ang aabutin mo." Sambit nga ni Gerald. Natakot ang lalaki kaya naman tumakbo na nga ito palayo. Nagtaka naman si Jane sa salitang girlfriend. "Hoy Gerald, halika na nga. Nakakahiya sa mga tao eh." Hinila na nga lamang niya si Gerald palabas ang mall at pumasok nga sila sa loob ng kotse. Doon na nga nagtanong pa si Jane. "Gerald, ba't mo ba sinuntok yung lalaki? Wala namang masamang ginagawa sa'yo, ah." Wika nga ni Jane, pakas pa rin sa mukha ng binatang pagkainis. "Nakakairita kasi. Grabe kung tignan ka. Kanina ko pa nakikita yon. Halatang manyakis." Sagot pa nga ni Gerald. "Pero narinig ko ang sinabi mong girlfriend mo ko. Tapatin mo nga ako, Gerald. Yung totoo, nagsiselos ka ba sa lalaking yon?" Tanong nga ni Jane.
Ako? Nagsiselos? Hindi ah. Sadyang concerned lang talaga ako sa'yo kasi. Baka kung ano-ano pang gawin nang manyakis sa yon. At madamay pa ang baby natin. Sagot ang halamang ni Gerald. Ngunit halata sa kanyang pananalita na parang meron nga siyang tinatago. Nako, halata namang nagsiselos kay. Huwag mo nang ngitinay. Pangasar pa nga ni Jane at saka humalakhak. Nag-a-assume ka na naman, Jane. Uwi na nga lang tayo. Sinira ng manyakis na yun yung mood ko. Uwi ka pa nga ng binata habang si Jane naman ay patuloy nga niyang inaasar na nagsaselos nga ito. At syempre todo deny naman ng binata. Sa patuloy nga, napagtakbo nga ng mahigawagang oras, mas lalo nga silang napalapit sa isa't isa. Napansin din ni Jane na hindi na nga masyadong binabanggit pa ni Gerald ang ex-girlfriend nga nito na para bang wala na nga siyang pakialam doon. Isang umaga habang nasa loob nga sila ng kanilang kwarto, nakita nga ni Jane na dahan-dahang inaalis nga ni Gerald ang malaking picture ni Trixie na nakasabit nga sa dingding. Anong gagawin mo riyan? Bakit mo naman inaalis ang picture ng ex-girlfriend mo? Tanong nga ni Jane sa binata. Itatapon ko na to. Sagot naman ni Gerald. Ano? Itatapon mo na yan? Bakit? Ayaw mo na bang makita ang picture ng ex-girlfriend mo? Nagtatakang tanong nga ni Jane. Wala naman ng halaga to sa akin eh. Alam mo Jane, sa tuwing nakikita ko to, nanggagalaiti lang ako. Sad pa nga ni Gerald. So ang ibig mong sabihin, bitter ka pa rin o nakamove on ka na? Siyempre, nakamove on na. Nang dahil sa'yo. Sagot nga ni Gerald na ikinagulat nga ng dalaga. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Hoy, nagbibiro ka ba ha? Huwag mong sabihin na rebound mo ko. Hindi ako nagbibiro, Jane. Maniwala ka man o hindi. Simula nang dumating ka sa buhay ko, nagbago ang lahat ng mga inakala ko. Bulong nga ni Gerald sa dalaga. Anong ibig mong sabihin? Akala ko dati, si Trixie lang ang babaeng makapagpapaligaya sa akin. Pero hindi pala. Dahil nung nakilala kita, lumalim ang pagsasama natin. Napagtanto ko na ikaw pala ang babaeng kailangan ko. And now I realize, kaya pala kami naghiwalay. Kaya kami pinaghiwalay ng tadhana dahil meron akong makikilalang higit pa sa kanya. At ikaw ang babaeng yun, Jane. Seryoso nga ang paraan ng pagsasalita ni Gerald. Samantalang si Jane naman ay nanatiling nakatulala. Mabigla nga ito sa kanyang naririnig. Tila ba ayaw nga niyang maniwalang nakamove na nga si Gerald's ex-girlfriend nga nito. Mahal na nga ata kita, Jane eh. Sambit pa nga ni Gerald. Huy, nawawala ka ba sa sarili mo ha? O baka naman pinaprank mo ko? Hindi porket April Fool's Day ngayon ha? Sad pa nga nito. Seryoso nga ako, Jane. Mahal nga kita. Matagal na akong nahulog sa'yo. Ngayon na ako nagkaroon ng lakas ng loob para ipagdapat sa'yo ang nararamdaman ko. Huwi ka pa nga ng binata. Mapailing na nga lamang si Jane. Parang ayaw nga niyang maniwala dahil pakiramdam niya. Pinagtitripan lamang siya ni Gerald. Hindi mo ako mahal, Gerald. Binibiro mo lang nga ako eh. Alam kong mahal mo si Trixie. Di ba nga ang bitter mo? Sabi ni Jane. Ngunit nagulat siya nang biglang hinalikan nga ni Gerald ang kanyang labi. Siniil nga niya ito ng halik. Mahal nga kita, Jane. Mahal na mahal. Bulong nga nito at muling inangkin ang labi ng dalaga. Mahal din kita, Gerald. Sagot nga ni Jane dahil nga sa sensasyong kanyang nadarama. Hindi nga niya napigilang aminin ang totoo. Talaga ba? Mahal mo rin ako? Tanong nga ng binata habang kumikinang sa tuwang mga mata nito. Oo, Gerald. Ang totoo, matagal na rin akong nahulog sa'yo. Sagot nga ng dalaga. Hindi magkamayaw sa labis na galak ang kanilang mga puso. Hindi ko akalaing parehas pala tayo ng nararamdaman. Masayang sambit nga ni Gerald at buong pagmamahal na niyakap ang dalaga. Maya-maya pa, muling nagdampi ang kanilang mga labi at buong puso ngang pinagsaluhan ng init ng kanilang halik. Tila ba uhaw na uhaw sila sa labi ng isa't isa dahil habang tumatagal
naging mapusok ang kanilang halikan. Hindi nga nila namalayang nakasilip na pala si Doña Isabel sa kanilang kwarto. Makalimutan kasi nilang ilak ang pinto dahil nga sa tindi ng kanilang halikan. Mamilog ang mga mata ng Doña dahil nga sa kanyang nasilayan. Ay kabayo! Malakas at sigaw pa nga ng Doña na bigla na nga lamang siya kaya napasigaw siya dahil doon naudlot nga ang halikan ng dalawa. Nagulat nga sila nang makita nga nila si Doña Isabel. Nahin ako, pasensya na kayo. Hindi ko kasi alam na naglalabing-labing pala kayo dyan. Wika pa nga ni Doña habang nakangisi. Hiyang-hiya naman si Jane at Gerald sa kanilang ginawa. Nako, nabitin patuloy ako. Mahinang sabit nga ni Gerald, samantalang si Jane naman pangiti-ngiti lamang pero namumula na nga ang pisngi. O sige na, ipagpatuloy niyo na ang lips to lips niyo. Lalabas na ako para masolo niyong isa't isa. Sabi pa nga ni Doña Isabel at nag-iwan pa nga siya ng kindat bago umalis. Napakamot na nga lamang sa kanyang ulo si Jane. Paano yan? Nakita na niya tayong naghahalikan. Sambit pa nga ni Jane. Eh ano naman? Eh di aaminin natin sa kanya na nagmamahalan tayo. Sagot pa nga ni Gerald. Hindi magkamayaw ang tuwang nadarama nga ni Jane noong mga sandaling yun. Masayang-masaya nga siya dahil hindi niya akalaing ipaglalaban ng binata ang pag-ibig nga nito sa kanya. Hindi na nga nila pinatagal pa ang kanilang natuklasan sa puso ng isa't isa. Kapwa nga nila, napagdesisyon ng lagyan na nga ng label kung anuman ang namamagitan nga sa kanila. Tuwang-tuwa naman si Doña Isabel nang malaman nitong magkasintahan na nga si Jane at Gerald. Salamat naman at natupad na ang hiling ko. Sa wakas, natamaan din kayo ng pana ni Cupido. Sambit nga ng Doña at napangiti na nga lamang sa isa't isa si Jane at Gerald. Sa pagdaan ng mga araw, palaki ng palaki ang tiyan ni Jane. Palalim na nga rin ang palalim ang kanilang pagmamahala ni Gerald. Pareho nga nilang ipinadarama sa isa't isa ang tapat at tunay na pag-ibig. Kung noon ay aso at pusa nga sila, ngayon sobrang sweet na nga nila sa isa't isa. Tuwing gigising nga si Jane sa umaga, palagi nga siyang hinalika ni Gerald sa noo. Hindi ito nagsasawang iparamdam kay Jane kung gaano nga niya iniibig ang dalaga. Kahit nga nagumpisa sila sa epic fail. Ngunit saan nga ba hahantong ang kanilang pagmamahalan? Jane, may nagaanap sa iyo sa labas. Napalingon nga si Jane nang marinig niya ang boses ni Manang Sally, ang katulong nga sa kanilang mansyon. Sino pong naghahanap sa akin? Tanong nga ni Jane. Basta puntahan mo na lang. Gusto ko raw niyang makausap eh. Sagot nga naman ni Manang Sally. Walang kaalam-alam si Jane kung sino nga bang naghahanap sa kanya. Nung mga sandaling yun, wala sina Gerald at Doña Isabel sa mansyon. Dumalaw kasi ang mga to sa kapatid ng Doña. Hindi na nga sumama pa si Jane dahil tinatamad nga siya. Naglakad na nga lamang siya patungo sa labas para alamin kung sinong naghahanap sa kanya. Napaawa nga ang kanyang labi ng matanaw niya ang isang babaeng nakatayo malapit nga sa flower garden. Mestiza at chinita nga ang babaeng yun. Teka, sino siya? Parang pamilyar ah. Bulong pa nga ni Jane habang nakapako nga ang kanyang tingin sa babae. Nang makita niya ito, kaagad nga siya nitong tinarayan. Ikaw ba ang bagong babae ni Gerald? Tanong nga ng babae. Tinignan pa nga nito si Jane mula ulo hanggang paa. Dahil doon biglang naisip nga ni Jane na marahil si Trixie nga ang babaeng kaharap niya. Ikaw ba ang ex-girlfriend ni Gerald? Tanong naman ni Jane. Gusto niyang tiyakin kung tama ba ang kanyang iniisip. Oo, ako nga. Ako ang maganda niyang ex-girlfriend. At nandito ako para sabihin na layuan mo na si Gerald dahil babawiin ko siya sa'yo. Sagot nga ni Trixie. Tila ba proud pa nga ito habang nagsasalita. Babawiin mo si Gerald? Oh, paano ka naman nakakasiguro na mababawi mo siya sa akin? Tanong nga ni Jane, kasabay ng pagangat nga ng kanyang isang kilay. Paano ako nakakasigurado? Dahil alam kong mahal na mahal pa rin ako ni Gerald. At alam mo ba, nung iniwan ko siya, nagmakaawa siya sa akin. Yes, ganun niya ako kamahal.
kaya sigurado ako na makikipagbalikan siya sa akin at iiwan ka niya. Wake up pa nga ni Trixie. Habang nakapamewang pa nga. Excuse me, ex ka na, kaya wala ka ng karapatan pa kay Gerald. Matapang na sagot naman ni Jane. Naiirita na nga siya kay Trixie ngunit pinipigilan niya lamang ang sarili. Aba, excuse me rin. Mas una ko siyang nakilala kaysa sa'yo. Mas una kaming bumuo ng mga alaala bago ka pa dumating sa buhay niya. Kaya wag daw wag mong sasabihin wala akong karapatan. Sigaw naman ni Trixie habang nanlilisik ang mga mata nito. Ayaw na ayaw nga nitong magpatalo dahil para sa kanya. Siya ang nararapat. Nawawala ka na ba sa tamang pag-isip? O sadyang desperada ka lang talaga? Tanong nga ni Jane kay Trixie. Kalmado lamang ang tono ng kanyang boses pero mariin at makakahulugan ang kanyang mga salitang binibitawan. How dare you para sabihin sa akin yan? Singhala man ni Trixie kasabay nga ng pagdapo ng kanyang palad sa pisngi. Walang hiya ka? Sambit nga ni Jane pagkatapos nga niyang maramdaman ang malakas sa sampal ni Trixie. Hindi siya nagpatalot, sinampal nga rin si Trixie dalawang beses pa. Napaaray nga si Trixie dahil nga sa tindi ng pagkasampal nga ni Jane. Nagsampalan pa nga silang dalawa. Kaso nag-aalala si Jane, baka mapahamak nga ang batang nasa tiyan niya. Trixie, anong ginagawa mo? Bakit mo tinulak si Jane? Napalingon nga sila. Sa kanilang likuran ang marinig nga ang boses ni Doña Isabel kasama si Gerald. Kararating lang ng mga tonong mga sandaling yun. Tumakbo nga si Gerald patungo kay Jane at tinalalayan ito paupo. Doña Isabel, palayasin niyo po yung babaeng yan, sinasaktan niya ako. Pagdadrama pa nga ni Trixie nang makita nga ang galit na mukha ni Doña. Balak nga niya kasing siraan si Jane para makalis na nga ito sa mansyon. Walang iya ka, Trixie. Ipapahamak mo pa talaga ang magiging anak ko? Hindi mo ba nakikita na buntis si Jane? Nako, kapag may masamang nangyari talaga sa anak namin, lagot ka talaga. Sambit naman ni Gerald. Umigting ang kanyang panga dahil sa ginawa ni Trixie kay Jane. Kitang-kita nilang dalawa ni Doña Isabel kung paano itulak ni Trixie si Jane. Gerald, nandito na ako para makipagbalikan sa'yo. I realize na mahal pa rin kita. Balik na tayo sa dati, please. Pagmamakaawa pa nga ni Trixie. Nalaglagang pa nga ni Gerald sa winika nito ang noong masaya na mukha ay hindi na nga matanaw pa ni Trixie. Tila ba hindi na nga natutuwa ang binata sa kanyang presensya. Ramdam nga niyang masaya na ito sa piling ni Jane. Gerald, please, magbalikan na tayo. Promise, gagawin ko ang lahat para makabawi ako sa iyo. Pagmamakaawa pa nga ni Trixie. Tama na, Trixie. Hindi na tayo babalik pa sa dati. Matagal mo nang tinapos ang relasyon natin, di ba? Kaya wala na. Tapos na tayo. Nakamove on na ako at mahal ko na si Jane. Huwag mo na kaming guluhin pa, Trixie. Mahal ko na ang pamilyang bubuin ko. Sambit nga ni Gerald dahil nga sa kanyang mga sinabi, kaagad na pumatak ang mga luha nga ni Trixie. Baka sa mukha nito ang labis ng sakit. Gerald, please ayusin natin to. Hindi ko matatanggap na pagmamay-ari ka na ng iba. Mas una mo naman ako nakilala at minahal, diba? Naiiyak na nga na wika ni Trixie. Sinubukan pa nga niyang ayusin ang relasyong siya rin ang bumasag. Oo nga, Trixie, mas una kitang nakilala kaysa kay Jane. Pero sinayang mo ko. Sinayang mo ang pagmamahal ko. Muli kong naramdaman ang sumaya nang dumating si Jane sa buhay ko. Gumising ako sa umaga na meron ng ngiti sa aking mga labi dahil kay Jane na bumuo ng basag kong puso. At siya na ang mahal ko. Mahal na mahal ko na si Jane at hindi ko sasayangin ang babaeng to. Sagot nga ni Gerald kay Trixie. Mas lalong naiyak ang dalaga. Naawa nga siya kay Trixie ngunit wala naman siya magagawa. Sige na, Trixie, umalis ka na. Tanggapin mo na lamang ang katotohanan na hindi na kayo magkakalbalikan pa ni Gerald. Besides, ikaw naman ang nang-iwan sa kanya. Masaya na ngayon ang anak ko at magkakapamilya na nga siya. Kaya huwag mo na siyang gugulihin pa. Wika naman ni Doña Isabel. Habang patuloy sa paglandas ang mga luha ni Trixie. Pinagsisisihan kong iniwan kita, Gerald. Kung alam ko lang na ganito pala. Sana tayo pa rin hanggang ngayon. Naiiyak pa nga nasambit ni Trixie.
Habang tangan-tangan niya ang bigat ng sakit at panghihinayang, naglakad siya palayo. Samantala, nagpatuloy ang pagmamahalan ni Jane at Gerald hanggang sa lumabas nga ang kanilang sanggol na pinangalanan nga nilang Diana. Nagpakasal silang dalawa at nagsumpaan na sila'y nagmagsasama hanggang sa huling nota ng kanilang hininga. Habang lumalalim ang kanilang pagsasama, mas lalo pa nga nilang minahalang isa't isa. Walang mapagsidlan ang ligayang kanilang nadarama, sapagkat sa wakas, nahanap nga rin nila ang pag-ibig na wagas. Tama nga naman ang sabi nila, ang pag-ibig ay puno ng hiwaga. Nagagawa nga nitong pagalingin ang sugat ng kahapon at nakabubuo ito ng mga alaalang higit pa sa nakaraan. Naway huwag ninyong sayangin ang mga taong tunay na nagmamahal nga sa inyo, dahil sa panahon ngayon, bihira na nga lamang ang makatagpo ng taong handa kang samahan sa hirap at ginhawa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Jane at Gerald. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Charlie from Bislig City, Surigao del Sur. Diana Rose of Negros Oriental. Melinda Villanueva. Jenjen. Ronel Ramos. Albert Jr. Revilla. Presbyteros Rose. Neva Fajardo. Nesbeth Hanaban. Cecilia Alvior. Vien, Maris, Paula, Romana Gorospe, Agnes Kenyon, Mary Lou, Cecilia Ramos, Fenovares, Merlilin, Lin Lee, Magdalena Custodio, Ann Mariano, Rose Marie Vasquez, Roger Santiago, Janice Marukin, Ellen Fortuno, Susan Upaga, Teresita Schmid, Juliet Caday, Enday Samante, Bonavi Manalastas, Anita Hernando, Augusto Sarafanan, Jovel Serrano, Melanie Juan, Virginia Balang, Chubby Dahl, Janet of Dumaguete, Leon Minje, at shoutout na rin po sa lahat. Thanks for listening and God bless po sa ating lahat.